ang kasunduan ng Diyos at ni Abraham. Ika-15 kabanata. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, "Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita." Pero sinabi ni Abraham, "O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak." Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, "Masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo." Nanalig si Abraham sa Panginoon, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abraham, "Ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo na lisanin ang Ur na sakop ng mga Kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupain ito at magiging pag-aari mo." Pero sinabi ni Abraham, "O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito?" Sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing, at isang lalaking tupa, na ang bawat isa ay 3 taon ang gulang. At magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato, at isang inakay na kalapati." Kaya dinala ni Abraham ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna, na magkakatapat ang bawat kabiyak. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumada po sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay. Pero binubugaw ito ni Abraham. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham, at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa, at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abraham, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreyo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito." Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abraham na palayok na umuusok at nakasinding sulok na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abraham. Sinabi niya, "Ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito, mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. Ito ang lupain ng mga Kineyo, Kenizeyo, Kadmoneyo, Heteyo, Perezeyo, Rephaimeyo, Amoreyo, Kananeyo, Gergeseyo, at mga Jebuseyo."